Okay lang. Hindi naman madaling mahuli. Hindi naman malalaman ng kandidato kung ibinoto mo sila o hindi. So, okay lang tanggapin ninyo. Pero bumoto kayo based on your conscience, mga kababayan. Isang magtumatakbong isang presidente, tinuturuan kayong manloko. Oh, di ba? So, mga kababayan, parang hindi siya natatakot magsalita. Why? Napakarami pong gasgas nito si Lenny Robredo. Unang-unang mga kababayan, mayroon po siya kasing kaso sa, ano, sa kamare, sa Kamsor. Nakasuhan po siya sa Comelec kasi ito naman kasing Comelec, wala kayong masyadong dignidad sa ginagawa ninyo eh. Kasi may kaso po ito si Lenny Robredo na tumatanggap po siya ng pera galing sa foreign donation, which bawal na bawal po sa omnibus election, sa omnibus election code. Alam po niya yan eh. O may kaso siya eh, hindi nga lang po ginalawan. And at this point, wala na siguro yon. Ano na yun, ano ba tawag, moot na yata yun kasi nga po wala na siya. Hindi na siya congresswoman. Yung kaso na yun, noong tumakbo siya as congresswoman. Naakusahan din po siya tungkol sa ano yata, nagbumibili din yata ng ano. Kasi siyang nagsasabi na marami daw siyang nakikita noon na parang nagbo-vote buying. Di ba nasabihan nga siya na nakita mo pala eh, ba't wala kang ginawa? Pangalawa mga kababayan, dapat yan hindi na nga yan naging qualify na tumakbong vice president nga po dahil nga po sa kaso niya sa Comelec. Ang Comelec po hindi gumalaw. Parang ito na nga po ang problema eh. Kapag kayong mataas ang posisyon mo eh, kayang-kaya mong lusutan. Di ba? Ito yung sinasabing kapag mahirap ka, hindi mo kayang lusutan ang kaso mo. Yan po mga kababayan, din na tumakbo siya bilang isang vice president, nanalo siya. Kuno! Hindi ko pa rin po tinatawag na vice president yan. Kasi hanggat hindi po niya isinasama yung tatlong provinces, Maguindanao, Lanao, isa pa. Tatlong provinces po, hanggat hindi nila sinasama yun, hindi ko pa rin panalo. Hindi ko pa rin vice president, Lenny Robredo. Diba? Pilipino din po yung mga natiga doon sa Lanao, Maguindanao, Basilan yata. Yung tatlong provinces na hindi ninyo isinama. Kayong mga dilawan kayo, ha? Hindi ninyo sinasabi na initsipera ninyo yung tatlong provinces tapos kine-claim nyo na panalo si Lenny Robredo. No, hindi po siya nanalo. Ha, bakit? Nasa korte pa po ito hanggang ngayon eh. Wala pang ano, hindi pa siya nanalo. Diba? Yun po, baggage pa rin po yan ni Lenny Robredo. Pangalawa na yan ha. Sa tulong po siguro ng kanyang mga kasamahan, kaya siya hanggang ngayon ay vice president pa rin. Pangalawa niyang, pangatlong banat niya, pagkatapos po niya maging vice president, anong unang ano niya, ginawa niya? Siniraan niya ang sarili niyang bansa. Di ba? Kaya nga po, muntik na siyang mapa-impeach. Dahil nga po, tinatawag nilang ano, betrayal of trust. Yung pong kanyang treasonous na ginawa niya, na nagsumbong siya na mayroon na daw pong napatay, war on drug ni President Duterte ng over 7,000 summary execution as if nandoon siya nanonood na nangyayari yon. Parang nanggagaling sa kanya. Wala po siyang ebidensya yet. Gumawa siya ng video, ipinadala po niya sa UN. Saan ba yun? Nakakalimutan. Sa United Nations Commission on Narcotic Drugs noong 2017. Yun ang isinumbong ni Lenny. Siniraan niya sarili niyang bansa. Pangatlo, ito po ang sinasabi kong marami po kayong ginawang kasalanan laban against sa ating mga mamamayang Pilipino. Because po, nung na-take over po ninyo ang bansa natin, kinuha po ninyo, tinake over ninyo kay late President Marcos, ayun po, marami rin po kayong utang sa taong bayan. Pagkatapos ano pa? Sinabi po ni Tatay Digong na ang naga ay hotbed or something to that effect ng droga. At nasangkot po yung kanyang bayaw dito. Di ba? Na nakalimutan ko na kung nasaan si Butch. Hindi na natin lang kung nasaan na yun. Kapatid ni Jesse yata yun. Ngayon, sabi na Lenny Robredo, dapat daw pong mag-apology si Tatay Digong kasi nga daw po yung mga taga-naga, hindi daw po ina-expect, wala daw pong ganyan. Yet, nung ginawa siyang co-chair ng PDEA, umamin siya na may problemang droga sa kanila. So, iyan po si Lenny Robredo ang gusto ninyo maging presidente na walang alam. The first thing na ginawa niya as a vice president, siraan niya ang sarili niyang bansa. Anong klase ka? Kaya nga ang baba-baba mo, di ba? Sa pagmamahal mo sa bansa. At dami po ninyong kasalanan sa taong bayan.
Ayan, guys, no? Ayan, nakita po natin ang sinabi, no, ng ating isang kababayan, isang Batikang media reporter. Ayan po, malinaw po 'yan na si Lenny Robredo ay talagang tinuturuan niya ang taong bayan kung paano mandaya, no? Ayan, yun nga ang sabi nga niya ay okay lang daw ha tanggapin nyo yung vote buying basta bumoto sa konsensya. Tama ba naman yun? Kung hindi ka ba naman pulpul, napakabubo at tanga nito. At wala siyang takot magsalita ng kung ano-ano. Na hindi niya alam ay sarili niya ang kanyang sinisira din. No? Ayan, kayo na pang humusga guys. No? Kay Lenny Robredo at sana magising din ang mga Lenny diehard supporters dyan na mga bubo at buba. No? Sorry to say guys ha, kayo mga supporters ni Lenny Robredo, mga tanga kayo, mga bobo at boba, no? Alam niyo naman kung ano ang mga pinagagawa niya, may kaso pala talaga yan si Lenny, no? Dati pa kahit doon sa kanilang bayan, no? Kinasuhan na yan ng korte ng isang sedisyon, no? O pag-vote buying at pandaraya sa eleksyon, no? So sana ay magising na po kayo yung mga Lenny Robredo diehard dyan na nakikipagtalo sa social media na pilit pinagtatanggol ang ina mo ka, you know, ang ina nyong walang kwenta, bobo at bayar at tuta ng mga Aquino. Ayan. So sa mga kababayan po natin, mag-comment po kayo sa baba kung ano po ang inyong opinion o inyong mga saluobin tungkol po sa pahayag, no, ng ating Batikang attorney at isang media reporter, no. At huwag na rin pong kalimutan mag-subscribe at mag-like and share nyo na rin ang ating video para malaman po ng ating ibang mga kababayan, no. Ayan, so ang itong ating kababayan na media reporting reporter na ito na attorney ay tama po talaga siya guys, kitang-kita naman at talagang peke talaga itong si Vice President Lenny Robredo. At isa pa no, yung kumakalat diyan na isang vlogger na Banat Bay, no, nakikita, napapanood kita, isa kang pulpul, isa kang certified dilawan, no. At sana mawalan ka na ng supporters, mga followers mo, subscribers mo dahil sa kagaguhan mo, sa mga pagbabalita mo na mga puro fake news at pambabatikos lang kay Bongbong at kay Inday Sara, no? At sana ay maputakti ka at gumapang ka uli kagaya ng dati, no? Isa kang hangal, binayaran ka ni Lenny para magbalita ng kung ano-ano dyan, no? So good luck na lang sa'yo. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys at see you sa aking next vlog. Ayan. Thank you po. Mabuhay po tayong lahat at God bless you sa lahat.